good morning and welcome back to my channel. So, again, nandito tayo sa panibagong video at sa panibagong vlog ko this morning. So, ngayon ay, guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba kumita ng pera habang tayo ay naka-lockdown. So, habang tayo ay naka-lockdown, tumatanggap tayo ng mga ayuda sa gobyerno, marami tayong natatanggap ng mga pagkain, pero habang 4 months din tayo naka-lockdown, so of course, marami talagang mga basura na pwedeng mapagkitaan dito sa atin, marami tayong maibenta, di ba? So, ito po yung mga basura na i-deliver na ngayon. So, may pera talaga sa basura, guys. So, paano nga ba tayo magkakapera habang tayo ay naka-lockdown? So, ito yung mga hindi na nagagamit o mga sirang mga bagay na ipatitimbang sa junk shop. So, kami ay I think almost 20 years na siguro, kasi sila si mama, yung tatay ko, yun ay ang hanap buhay nila, yung pagtitimbang ng mga basura. So, nasubukan ko ding bumili ng mga gamit, no, ganito, ng mga sirang gamit. So, makakapira talaga nito kasi bawat bote, halimbawa ng mga bote sa Tanduay, sa Kulapo, magkakaroon talaga tayo ng pera kasi may halaga yon. Akala natin na hindi na yon, wala na yung gamit or hindi na yon mapagpirahan. Pero guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na magkapera talaga tayo sa mga basura sa ating tahanan. So dahil matagal na din kaming bumibili ng mga basura. So guys, nakapagbili kami ng sasakyan. So yun yung parang reward sa amin, no, sa mga magulang ko, na hindi na talaga kukunin ng mga yung bibintahan namin sa mga nabili namin na basura dito sa amin. So kami na yung magdi-deliver kasi nakabili na kami ng sasakyan dahil yun sa yun, pagbabasura namin. So hindi talaga siya hadlang, guys, na magkaroon tayo ng pangarap. So yun po yung sasakyan na nilagyan ng mga basura, yun po yung nabili namin dahil po yun sa paghanap buhay talaga namin, at nakuha talaga namin yun upang ayun magiging sasakyan sa negosyo ng aming pamilya, ng aking mga magulang. Ngayon almost 4 months na, guys, na hindi kami nakapagtimbang.
bronze, at saka ayun. Kapag hindi talaga siya magagamit, ano pang gagawin nyo kapag madumi na yung bahay ninyo? So nakabubuti na talaga na ibenta nyo. So yun talaga yung hanap buhay namin. So hindi ko talaga ikahihiya na yun yung hanap buhay namin. So guys, marami talagang paraan para magkapera tayo. Kasi paraan lang talaga para mabuhay tayo dito sa mundo. So kung marunong tayo maghanap buhay, marunong tayo maghanap ng pera, guys, sa basura talaga maraming pera. So ngayon, ipaliwanag ko lang sa inyo kung bakit kami nagtagal sa business na ito. Kasi malaki talaga ang kita niya, pero dapat matyaga lang talaga. Kasi tayo yung pupunta sa mga bahay-bahay, magtitimbang tayo ng mga lata, ng mga bote ng alak, at saka yung mga plastic. Halimbawa, yung mga plastic, mga sirang plastic na, mga mesa, yung mga upuan. So, ito. So, i-deliver na nila. So, yun po. Yun lang po talaga ang maging daan para masenso tayo. Kasi paraan lang po talaga ang maghanap buhay para makakita tayo ng pera sa mundong ito. So, dahil wala pa tayong trabaho, naka-lockdown pa tayo, is maraming cases sa COVID. So, ayun, pwede tayong magbenta or bumili ng mga ganito, yung mga basura talaga. Sabi nga nila, minamaliit kasi nila minsan, yung dahil ang dumi, naranasan ko talaga guys, na kami talaga yung naglinis sa isang bahay, tapos kinuha talaga namin yung mga pwedeng maibenta. Pero, binayaran namin ang may-ari. So kapag pupunta kami ng ibang bahay, nagdadala kami ng timbangan, yon tinitimbang namin yung mga hindi na magagamit nila na mga bagay doon sa kanila. So ayun, nakapera sila, at the same time kami din nakapera din kami sa paghanap buhay din namin. So hindi talaga namin ikakaya yon, kasi matagal na kaming matagal ng paghahanap buhay ng mga magulang ko. Hanggang ngayon, may natapos na kami, naging guro na ako, pero hindi ko talaga malimutan kung saan ako nanggaling. So yun yung pinaka-importante guys, na kahit umangat na kayo, masenso na kayo, wag nyo talagang kalimutan kung saan talaga kayo nanggaling. So nanggaling po talaga ako, kami, sa pagbebenta ng mga basura. So may pera talaga sa basura guys. So ngayon, paunti-unting nagkakapera kahit walang trabaho, no work, no pay. Pero yun, dapat talaga may pagsisikap, may pagpupursige sa buhay. Walang hiya-hiya. Kung anong pwedeng ibenta nyo na, no? Kahit mura lang, at least nagkakapera tayo. So yun yung secret at paraan para tayo umasenso sa buhay. Walang hiya-hiya. Aangat naman tayo kapag may pagpupursige. So yun guys, yun lang po talaga ang sekreto para magkapera tayo, at bakit tayo magkapera sa basura. So yun lang guys, for today's video, maraming salamat sa pinanood, at sana mayroon kayong natutunan sa vlog na ito. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe my channel. And kung gusto ka na updated sa aking videos, huwag kalimutan i-click ang notification bell below. Alright, so thank you so much for watching, and God bless you.